January until just a tip or tips para ma-optimize yung review kasi by this time dapat ano na dapat parang ni-re-read mo na yung mga ano yung na-review mo nung last para ma-recall mo or ma-test mo if ever na hindi mo pa na-catch tong mga small detail na to dapat ano parang i-consider mo din kasi usually hindi to nawawala meron dito lumalabas. So yung first is tong BP220 or socialized and economic housing. Meron kang makikitang table doon na ano na yung tungkol sa socialized and economic housing. Meron siyang minimum na ano na parang lot area na per square meter na which is kapag yun nga magtatayo ng ganito, this is na yung minimum niya. So para mas matandaan mong mas mabilis mong matandaan to kasi iba yung table for social yung table for economic housing. So quick na recap lang ano ba yung ano socialized housing tas economic housing. Ang keyword lang kapag socialized housing is ito for underprivileged and homeless citizen compare sa economic average income families yun. So yun lang para as a differentiation. So ano nga ba yung parang magic number na pwede mong tandaan para mas mapabilis yung ano pag-memorize mo na pag alam mo na itong socialized housing automatic na alam mo na economic housing. So ang number na yun is 868. So parang ang gagawin mo lang kapag siyempre matami kang i-memorize doon parang i-memorize mo lang itong table ng socialized housing tas itong number na 868. So kapag alam mo na nga yun, ang single detached kasi ang minimum na is 64 square meter. And sa duplex naman is 48 and then row house. So kapag alam mo na to, na-memorize mo na to at matanda mo itong 868, automatic na alam mo na to. So paano nga ba yun? So paano yun ito? Row house, 64 plus 8 is 72. And then 48 plus 6, 54, 28 plus 8, 36. So ito yan. Kapag natanda mo itong itong socialized tapos natanda mo itong number ito naman yun ito na yung equivalent ng ano ng minimum requirement sa economic housing kapag ang pinag-uusapan is single detached duplex and then row house. So ulitin lang natin ang ano ang socialized housing ang minimum niya is ang minimum niya per an for single detached is 64, duplex 48, row house is 28. And then kapag ito nga, i-add mo itong 868, yun na yung magiging ano, minimum square, ano parang lot area ng ano, economic housing which is ito 72, 72 per for single detached and then 54 for duplex and then 36 for row house. For next one naman is yung ano yung PD957 or Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree which is yung ano naman medium cost and then open market. So sa itong ano PD957 meron naman tong table for single detached duplex and then row house which is yung ano naman yung minimum lot area na is this one. Ang magic number naman na tatandaan mo is 2016-10. 2016-10. Parang gano'n. Parang mas mabilis siya ano kasi 2016-10 gano'n. Same na pattern doon sa taas. Basta alam mo na yung value ng table na to. Tandaan mo lang tong magic number na to. And then, yun, i-add mo lang 100 plus 1 plus 20. 120. 80 plus 60, 96, 50. Ayan, parang and so on. Ito yung value na ito. And then, itong 2016-10 is this one. Kapag pinlas mo yung ito, tapos dito, ito yung makukuha mo. Ito yung value ng ano, single detached kapag open market ang pinag-uusapan is 120. And then ito. Kung sa medium cost is 80 square meter kapag open market yung pinag-uusapan, i-add mo lang yung ano, ito nga. Yung pangalawa sa magic number natin and this one, this is the value. Same ng concept doon sa taas. Memorize mo yung isang table ng ano for medium cost and then tandaan mo lang itong magic number. You will get ano ito. Yung
requirement, the minimum lot area for open market. Yung sa taas is minimum lot areas yun ng socialized economic and medium cost open market. That is yung itong nasa taas. These are ano, lot areas yung pinagkuhanan ng table na to. Then if ano naman, kung merong minimum lot areas, meron ding lumalabas din na ano na minimum floor areas. Dito naman medyo iba yung approach natin, pero parang ganun pa rin yung concept sa taas. Ang dapat mo lang tandaan is itong isa, socialized housing, ang minimum floor area niya is 18 square meter. Pag natanda, pag naalala, pag alam mo na to, tapos matandaan mo itong magic number na 4812, i-add mo lang to, tapos makukuha mo na itong mga itong susunod na economic, medium cost, and then open market. So, paano ba? Sample is, alam mo na itong socialized, 18. 18 plus 4 is 22. Yung 22 na yun, ito na yung economic. And then, 22 plus 8, that would be 32. Ito naman na yun, medium cost. And then, so on, 30 plus 12 naman, 42 square meter for open market. Ito na yun. Pag natanda mo itong socialized, ito 18, ito yun. This one, and then 4, 8, 12 yun. Ito plus mo lang, 18 plus 4, 22. 22 plus 8, plus 30, plus 32. Then, 30 plus 12 equals 42. So, yun, parang shortcut lang. So, ang tanong naman yun is, kung ginamit ko ba ito during the exam? Yes, ginamit ko to. Kasi may mga lumabas na ilang tanong talaga dito. Tapos kapag nandun ka na nga sa room na yun, syempre kabado ka pa rin. Pag napangunahan ka na ng parang kaba mo, parang may mental block ka na din. Tapos kaya parang it's a way para if ever, yun nga, makalimutan mo, hindi na, wag naman sana, worst case na yung makalimutan mo. Meron kang way to cope up. Parang syempre fragmented na yung ano mo nun. Parang siguro as a help lang if ano may makatulong siya or makatulong siya, take it. Pero kapag kung may iba kang approach, okay lang, parang sa tip lang naman doon, non-forcive naman yung ano niya. So continuation pa rin for ano natin, Archilog number 11. As a follow-up doon sa ano, kung saan doon sa board is ano, kung alam mo compute yung ano, yung merong mga question na ipapagawa ng tiles. Pero ang worst case scenario natin, sa option pieces yung nakalagay, kundi ano, ilang ano, boxes siya, hindi siya pieces, yung nasa isang box. So, ito, parang as a selection lang ng ano, mga common na size na pang mas, ano, yung complete na mga size ng tiles. Pwede mo naman i-search sa Google yun. Pero this is my take para doon. Yung mga common lang at siguro possible na mas mataas yung probability na ito yung lalabas na ano, mga sukat ng tiles. Kaya siguro be ready na lang, pero kung yung nga limited na yung time mo, mag-stick ka na lang dito. So, ang tiles per box naman natin, ang magic number na tatanda mo doon is 14 to 41 or 4, 2, 4, 1. Parang na-mirror lang siya ng 2, 1, 4, 2, 4, 1. So, yun nga. Sa 20 by 20, ang isang box niya is 25 pieces. So, ayun. Kung sa, ano, yung mga pass na, ano, ng mga pattern is plus yung ginamit natin, dito naman is minus. So, ang pinakatatanda mo lang dito is yung 25, itong 20 by 20, which is 25 pieces, and then itong magic number na 14, 2, 41, or 1, 4, 2, 4, 1. Pag alam mo na yung 25 pieces, ang 20 by 20, yung 25, yung minus mo lang ng 14, which is ang sagot naman doon is 11. Sa isang box ng 30 by 30, may 11 pieces ang 30 by 30 sa isang. Ang next naman dun sa magic number natin is ito, 2. 11 pieces minus 2 equals 9 pieces. Ito naman yung ano, sa 40 by 40 na tiles, sa isang box na is 9 pieces. Next and so on naman na to. 9, itong 9 pieces na 40 by 40, ma-minus mo lang yung 4 ito.
minus 4, that is 5 pieces. Sa isang box ng 50 by 50. The next one naman is ito. Itong 5 minus 1 mo, 4 pieces ang isang box ng 60 by 60. So, ang tinandaan mo lang dito, itong 20 by 20 na 25 pieces, tapos itong magic number na 1, 4, 2, 4, 1, or 14, 2, 41, or kung anong prefer mo na, ano, na pagbasa dito sa number. Itong mga number na to is ito yun, yung mga may number 14, this one. Itong 11 minus 2 naman, this one, and then itong 9 minus 4 is ito, 4 dito, and then yung 1 is that one. So, last na portion na ano, parang worth considering na tandaan is yung warranty. Kasi parang, ano ba, meron pong lumabas na, oh, merong lumabas na ganito. Kaya, hindi naman fix ito, pero yun nga, sa mga binasa-basa natin, ito yung, ano, yung parang usually na range niya. Kaya, ayun, worth remembering kasi kung nandun ka na, if wala ka namang basis, ano, might as well na, ano, parang ito, itong range ng number na to, para, if ever, na hindi mo talaga alam, kung sino na lang yung malapit, pero, huwag ka pa rin mag-re-resort doon, as much as possible, lahat na yung sasagot, dapat may, logical na basis, may nagbabackup na, black and white, or, ano, published na, ano, so, ang, ano, usually, kapag moisture barrier ang pinag-uusapan natin, ang warranty niya yun is 5 years. And then, sa waterproofing naman is 10 years. Finish hardware naman. And then, glass and glazing, 10 years. Mechanical works, air conditioning, 1 year. So, yun yung mga, ano parang range, kung ilang taon yung warranty ng, ano, ng mga bagay-bagay na ini-install sa isang building. So, baka mali to. Ano ba yung difference ng moisture barrier sa waterproofing? Ang moist, ang parang key word para dito, waterproofing with meaning, ang piniprevent na to, yung, ano na, liquid, mismo from the word water, ano, liquid siya kasi dito sa moisture barrier, medyo parang, nasa, ano ata to, parang condensed, parang condensed siya, or ano, parang vapor, oh yan, vapor. And then compare sa ano, kung ano, compare sa kapag nakita mo to sa mga product, ang nakasulat doon is, if sinabi niyang waterproofing, tapos pagpipiliin ka between moisture barrier or waterproofing, mas sure itong waterproofing, kasi automatically na, ito, mablablock niya na itong, ano, itong, from ano moisture or parang medyo gas use na state ng ano na which is can penetrate doon sa loob ng building. As a clarification lang, so if ever meron ka pong alam na pwedeng idagdag dito sa tips, ano na lang, pa palagay na lang para as a help naman din doon sa mga susunod.